Amen. At sa oras ng ito, ayan, itatestify ko lang po, at hindi lang po ako sa may mga tatawagin po kong ilang mga kabataan na naka-attend at nakadalo po sa 3 days camp ngayon. Di ba po, nung mga last Sunday, ina-announce yun, may 3 days camp, magpa-register, sumama po kayo. Amen? At gusto ko pong malaman ninyo na yung 3 days camp na yun, eh tagumpay na nairaos. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Ang sabi ko po yung matagumpay na nairaos. Amen? At uunahin ko po muna yung ilang mga youth na naka-attend sa 3 days camp na yun. Na alam ko na marami mga kabataan sa akin nagsasabi, excited po ako at Elmi sa Sunday. Sana po may testimony para po sa nangyari sa youth. Pero sa isip-isip ko, syempre may testimony yun. Kasi kailangan malaman ng mga kapatiran kung ano yung napakagandang ginawa ng Panginoon sa 3 days camp na yun. Amen po ba? Unahin ko na po muna si Kuya Joshua. Unahin ko na po siya para po magpatotoo at kung ano yung naranasan niya sa nakaraang 3 araw na youth camp. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ayun, yun nga po, nung youth camp simula. Basta yung first day po nung youth camp na yun, eto na nga, excited na kami. Kasi napakaaga po nung nagsimula. At natutuwa po ako kasi kahit ganun po kaaga, yung mga yun po na galing pa sa probinsya, lalo po yung galing ng Gimba, Cabiao, Gimba, Nueva Ecija, eh nandun na po sila. Tapos ang narinig ko mga 1:30 AM pa lamang, nagte-text na po sila na naghihintay. Yun, nakakatuwa po dahil hindi po hadlang na kahit malayo po sila, sila po ay nagpunta rito. At tunay nga, first day pa lamang gumalaw ng Diyos dahil ginamit niya ang kanyang lingkod na si Apostle Johnny Manuel Carillo. At hindi kami nabigo dahil hindi lang sariwang mga mensahe ng pangkabataan ang aming narinig, kundi talagang life-changing siya. At saka, nagkaroon din kami ng mga palaro. At yun nga, hindi ko ina-expect na ganun magiging kasaya siya dahil ang Diyos napakabuti. At saka nagkaroon kami ng bonding at yun, super super duper saya dahil hindi lamang kami napuspos ng Diyos at hindi nagkaroon pa ng katuwaan, kasiyahan, tapos nagkaroon pa ng nabuo ang pagkakaibigan sa bawat youth. At nung last day, tunay nga na dun nga, kumbaga, all out, binuhos ng Lord ang kanyang presensya at tunay nga nag-iyakan, naghagulgulan ang mga kabataan. At hindi lang kami doon nga lang puno ng iyakan o hagulgulan, kundi saya din dahil naglaro ulit kami. Alam mo naman, mga kabataan, mahilig maglaro. So, yun. Tunay nga napakasaya ng youth camp at sa mga hindi nakadalo, sa susunod po, dumalo tayo dahil kakaibang experience po siya. Ayun. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Pastor Joshua, kakaibang experience. Amen? Kaya, yung mga hindi kasamang youth, may next time pa, huwag kayo magpapaiwan, magpa-register kayo. Isunod ko po si Ate Mai para magkwento ng kanyang karanasan sa 3 araw na youth camp. Doon po sa mga youth na hindi nakadalo, sabi nga nila, na-miss nyo yung half ng buhay nyo kasi sobrang saya po namin, tapos sobrang blessed. Kahit na sobrang marami kaming sobrang pagod. Tapos, lalo-lalo na po yung last day namin. Napakalakas po ng presence ni Lord ang binaba niya sa amin. Tapos, sobrang blessed po ako kasi kahit na malayo po ang pinanggalingan ng mga kasama namin ay nagsakripisyo po sila para makarating talaga sa youth camp. Eh ano pa po kaya yung mga malalapit lang na lugar na taga dito lang sa Maine. So next time po, huwag po nating sayangin yung mga ganung pagkakataon kasi sobrang sayang pag di po natin nadahuluhan yung mga youth camp na ganun. Sobrang blessed po ako at dinabalik ko po lahat ng pasasalamat kay Lord. Amen. Sabi naman po ni Ate Mai,
sobrang sayang. Amen? Kasi nga, sobrang lakas ng kapangyarihan ng Panginoon yung aming naranasan. Amen? Isunod ko po si Kuya Lance para po magkuwento ng kanyang karanasan. Karanasan sa kanyang ikat sa tatlong kapangyarihan na yan. Sa tatlong araw po na camp namin ginawa dito, at sa limang turo na binaba ng Diyos, nakatulong po ito sa bawat kabataan upang hindi po mapalayo sa ating Panginoon. Hindi masaya rin po kami na nagkaroon kami ng bonding sa isa't isa, mawala ang hiya, ma-express po ang sarili at sa social, parang social na. Hindi po kami nabigo sa tatlong araw rin. At mas lalo po kami pinagpala ng Panginoon. At pinagaling po namin lang ang kapulsa. Yan, nakatulong daw sa mga youth na mapalapit sa Diyos. Amen. Isunod ko po si Kuya Joseph para po magkwento sa kanyang karanasan sa ikatlong araw, tatlong araw na youth camp. Palang sa 3 days camp po na yan, ang masabi ko ay sobrang saya talaga dahil marami kami natutunan at nahabog kami sa bawat turo. At syempre yung bond, sabi nga nila yung bonding, totoo yun dahil mas nakiklose kami ng mga taga-Apriches, tsaka lalo na yung mga taga-main church. Sobrang blessed talaga ako at kami lahat. Tsaka next time, yun, lahat ang tinakasama sa mga kaya. Dati. Yeah, praise the Lord. Sabi po ni Apostle Joseph, nahamon sa turo. Kasi sa tatlong araw na yun, limang beses pong nagkaroon ng turo. Kaya sa bawat turo, ay grabe, talagang hamon na hamon. Praise the Lord! Isunod ko po si Ate Sara para po magkwento ng kanya namang karanasan. Tunay nga po nakakabless yung 3 days na yon. Well spent talaga yung 3 days na ginugol ng lahat na ginugol ng mga kabataan pumunta sa youth camp. Hindi po mababayaran yung experience na ganun. Lahat ng sakripisyo, pagod, pera, wala yun sa lahat ng experience namin, sa lahat ng mga laro, lahat ng fellowship, yung Boodle Fight, yung lahat, at sa higit sa lahat yung turo, lahat ng turo nung 3 days na yun. Pero higit sa lahat, pinaka nakaka-bless yung nangyari kahapon, which is yung last day ng camp. Sobrang nakaka-bless mo talaga, life-changing nga, sabi nila, life-changing. At dun mo ma-assure na yung buhay ng kabataan na nakapakinig, hindi na siya yung katulad ng dati. Alam mong magiging better na siya na kabataan. Kaya nagpapasalamat kami at natuloy yung youth camp na yun. To God be the glory. Yun lamang po. Amen. Hindi mababayaran na experience. Amen? Amen. Ayun naman ang nakuha ko sa kanyang patotoo. Isunod ko po si Ate Janine para po magkwento ng kanyang karanasan sa nangyaring 3 days youth camp. Nakaka-bless yun kasi actually nalate ako nun eh. Namiss ko yung isang turo ni Pastor J.I. Siguro sayang nga talaga kung hindi man kayo nakapunta kasi yung 3 days kasi na yun, kahit na sobrang sabi nga nila yung binigay namin na sacrifice, pero alam ko sa mga kabataan na hindi pa rin namin nabigay yung best namin. Pero nakaka-bless kasi yung pastor namin na si Pastor J.I., yung best naman niya binigay niya sa turo pa lang at lahat ng mga nagturo nung 3 days camp na yon. Pinakamasaya nun kasi nung last na kahapon, yung tipong, yung turo niya, sobrang ganda ng turo niya, sa sobrang ganda ng turo niya, ayaw niya nang putulin. Yung tipong nagugutom na kami, hindi pa niya pinuputol. Kaya, pero nakakatuwa yung mga taga-outreach kasi yung natuturo si Pastor J ay tutok na tutok sila, hindi sila umaalis, hindi sila nag-uusap-usap. Talagang nasa harapan silang lahat, tapos kahit yung mga taga-main naman, ganun din. Kaya,
sobrang natutuwa talaga ako dun sa araw na yun. Kaya sana sa susunod, makasama din kayo. At magdala pa rin ng maraming kabataan. Ayun lang. Praise the Lord. Sunod ko po yung kanyang napakagandang ate. Samuhay po ni Ate Jen. Praise God. Actually, kung siya na-miss niya yung turo, ako apat na turo yung na-miss ko. Kasi may pasok ako sa opisina. Pero, noong last day, nakatend na ako kasi weekend na. Pero, kita-kita ko dun sa mata ng mga kabataan na talagang nag-enjoy sila dun sa youth camp. Aside from doon na nakatanggap sila ng turo, nakita ko na nagkaroon ng attachment yung bawat kabataan, mapa-main church, or mapa-outreach man yun. Nakita ko yung bonding moment nila na talagang nakaka-bless kasi parang doon mo nakikita na talagang si Lord yung kumikilos sa buhay ng bawat isa. Bagamat na, yun nga sinabi ni Janina, hindi talaga kami prepared noon. Kung titignan nyo talaga yung nangyari sa youth camp, parang talagang unorganized yung nangyari. Pero nakaka-bless kasi kahit sabihin pa nila na hindi kami nag-prepare or hindi namin masyadong naayos, nakita ko na si Lord na mismo yung pumuno doon sa pagkukulang namin, mga leader na kabataan, doon sa youth camp na yun. Kaya yung 3 days na yun, natapos pa rin siya na talagang victorious, tsaka nakita pa rin namin na napakasaya nung bawat isang umuwi. Yun lamang po. Isasad ko naman po, yung isang iyan na talagang iyak ng iyak din nung araw na yun. Sabay po ni Ate Dayan, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Yun po, nakaka-bless po kasi po, kahit na pagod po kami, at saka yun nga po, ang aga po ng service tapos anong oras na matatapos, okay lang po kasi alam po namin na nahamod po kami lahat ng kabataan, at saka alam po namin na matatak namin yung sa puso at isip namin. Tsaka nung last day po, nakaka-bless rin po kasi di lang po kami nag-swimming kasi nag-swimming rin po kami sa presence ni Lord, sa kapangyarihan ni Lord. Yun lang po. Ayan, amen! Ano siya, hindi lang siya umiiyak. Kasi nakita ko siya eh. Nakaluhod, nakasubsob sa ano, sa floor. Iyak lang iyak, hagulgol yan sa akin na yan. Nakausap talaga ng Lord. Amen! At isunod ko po si Kuya Christian. Mula po sa Nueva Ecija. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi po, ako po ay naka-attend ng youth camp sa 3 araw po. Kasi po, sa turo po ni sa duro po ni Pastor Ricky po, isa persecution po. Kasi po, lahat ng asama po yan. Sa pinga ko po ay dadalo sa amin. Lagi po ako na-accept ng mga kaibigan ko. Kasi, sabi nila, bakit daw ako nalilingkod? Pwede naman ako sumama sa kanila para obisyo gumawa ng kasalanan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Kasi po, dahil po sa kanya kaya ako po kaya ako po nalalagpasan yun. Nagpapasalamat din po kasi marami po kami umatid na kapuntaan. Alam ko po na na-bless kami lahat sa 3 araw. Amen! Praise the Lord! Magandang malaki ang pag-ihipo ng Lord sa kanyang buhay dahil yung turo nga po ng lingkod ng Diyos talagang sa buhay po ng mga youth, di ba? Lalo na pag Kristiyano, nandiyan marami persecution yan. Amen? Amen po ba? Nandiyan yung mga barkada, hinahatak ka, tapos tutuksuhin ka, ang baduy-baduy mo, di ba? Sa kabataan, madalas maranasan yung ganyan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat pinatibay ng Lord si Kuya Christian at pinalakas ang kanyang spiritual. Amen? Kaya nandito siya para magtuloy-tuloy maglingkod sa Diyos at mapalakas pa ng
tuloy-tuloy sa Panginoon. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan po natin sa Panginoon sa kanyang buhay. At isa pa pong youth ang tatawagin ko na talagang alam ko naranasan niya kapangyarihan ng Diyos. Sa buhay po muna ni Ate Ira. Noong 3 days, nagsisim talaga ako kasi 2 days na ako nakasama, hindi ako nakasama noong first day. Pero yung pinakagusto ko talagang turo ni Kuya Jaya, ni Pastor Jaya, yung remember God in the days of your youth. Kasi ako, aminado din ako, minsan ko na rin hindi naalala si God eh. Na naging pasaway ako. Tapos, hindi rin ako sumusunod kay Mama. Aminado ako dun eh. Pero yung pinapangako ko na susunod na ako. Praise the Lord! Narinig nyo yan, ha? Amen! Bagong Ira na yan! Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Alam nyo po wala nung pastoral, hanggang sa matapos na yung pastoral, kasi si Pastor J.I., nung sinasabi niya, sige, magpasalamat na sa Lord, iyak pa rin siya ng iyak. Eh, pa-ending na yun, iyak pa rin siya ng iyak. Kaya talagang nakaka-bless ang Panginoon sa kanyang buhay. At kanina yung senior ni Kuya Christian, yung persecution, turo po yun ni Pastor J.I., yung persecution is a true sign of Christianity. Ang turo naman po ng lingkod ng Diyos is obey God now. Ayun. Tawagin ko po sa pangkabataan si Kuya Danny para magkwento naman po ng kanyang karanasan sa 3 days camp na yun. Sige po. Amen. Kapasalamat ako sa Lord dahil yung tatlong araw na yun, nakapunta ako kahit na may pasok ako sa hostel para sa akin dahil papasok ako, tapos babalik ako dito, tapos papasok ulit, babalik ako naman dito. Pero napagtanto ako dahil mas kailangan kong unahin yung buhay ng Diyos kesa sa pag-aaral ko. Kaya mas pinili ko dito. Natutuwa rin ako sa Panginoon dahil nung Thursday, may pasok talaga ako pero parang inurong. Hindi na natuloy dahil nga siguro will na rin ni Lord na mapag-stay ako dito, makapakinig ako ng maayos. Dahil lang po, salamat si Lord dahil pinahintulutan niya na nandito lang ako sa gawain ng Diyos. Ilan po. Ayun, praise the Lord. Sabi ko ni Kuya Daning, mas pinili niya na unahin yung gawain ng Panginoon kahit kesa sa marami pang bagay. Amen po ba? At tatawag din po ako ng ilang leaders kasi may nag-assist po sa aming mga youth noon eh. Sila po yung mga tigasalo, sila po yung mga nag-assist kasi sa aming mga kabataan. Unahin ko na po si Pastora Mercy. Sige po, Mami Mers, at magkukwento po siya ng kanya namang karanasan sa 3 days camp na yun. Kasi po, yung pong youth camp natin, marami pong nagsasabi ng mga adult na pang-youth lang yan. Pang-youth lang yan. Hindi na kami kasama kasi pang-youth nga lang yan. Pero isa pong malaking pagkakamali po yun para sa mga nakakatanda na hindi nila inaatinan yung ganitong mga camp natin para sa mga youth. Kasi po, yung pong mga turo na itinuturo sa mga youth katulad nito, alam niyo po ba, yung pong pagtuturo ni Apostol Dia ay ipinagpasing niya po yan. Kaya naman po yung pong buhos ng conviction ng Holy Spirit sa kalagitnaan ay nandun po. Kahit po kami mga matatanda na yung conviction po naroon. Kaya po huwag po nating sayangin yung mga ganong pagkakataon. Kasi kahit po yung ganyang maliliit na bata na yan, dapat nandito na yan eh. Kasi maiintindihan nila yung mga tinuturo ni Apostol J.I. eh. Kasi para sa kanila talaga. At bakit, kahit na ito'y para sa kanila lang, tayong mga nakakatanda, dahil natutunan natin yung itinuturo ni Apostol J.I., pwede po natin ituro yan sa mga anak natin pagdating natin ng bahay. At sa mga kapitbahay po natin, pwede rin po natin yung ituro sa kanila. Kaya sayang po talaga, napakasayang. Alam niyo po ba, dati po nag-krusilyo ako. Ipinasok ako ng krusilyo, 16 years old ako.
doon po naranasan ko na pilitin ako. Doon pinipilit po na magrepente. Magre-repent ka. Ilalagay ka sa madilim na, kwarto at papahingiin ka talaga ng tawad. Bakit ka nandoon? Bakit? Anong nagawa mo kasalanan? Habang humahingi po kami ng tawad, gumagamit po ng naka-microphone pa na kami, naka-loudspeaker pa na kami, kaya naririnig ng lahat, ang lahat ng sinasabi namin. Kaya tuloy, hindi ko na-feel po yun. Hindi ko na-feel doon na talagang mag-repent. Kaya marami ako nakatago sa puso ko. Itinago sa puso ko yung mga kasalanang nagawa ko. Kasi nakakahiya, naririnig ng lahat. Pero sa totoong gawain po ng Panginoon, katulad ng gawain natin, hindi mo na kailangan i-deklara pa lahat yung ano mo, yung kasalanan mo. Yun lang pong conviction ng Holy Spirit, napakalakas na presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Magpukusa ka talagang mag-repent, magbago ng buhay. Totoo po yung sinasabi ni Ira. Kasi, alam niyo po ba, alam na alam ko po na yung aral na itinuro ni Kuya J.I., ni Apostle J.I., inano niya talaga, ginawa niya talagang put into practice. Kasi pagdating niya ng bahay, yung mga tita niya, mag-shelter kayo dito bukas sa atin, tapos pinipilit niya talagang mag-shelter yung mga tita niya. Hanggang ngayong umaga, pinipilit niya parang mag-shelter kayo, mag-shelter kayo. Ganon po dapat talaga, na pagka once na narinig na natin yung turo, practice na kagad. Kaya sumunod, kaya hindi yung mga taong sinasabihin natin, gawin natin kaagad. Ganyan po ba? Kaya napakasaya po na kahit po yung mga kabataan na yan, pero babata ang iyong pakaramdam, ang iyong espiritu. Dahil yung tinuturo nila, hindi naman natin narinig yun eh. Akala natin eh, hindi na bagay sa akin yan kasi mga bata yan eh. Pero hindi po pala kasi meron silang mga kakayahan, kalakasan na pwede natin i-apply sa sarili natin para tayo makapagpatuloy ng buhay natin spiritual. Para tayo makapanatili sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po, salamat po sa Panginoon dahil ang mga ganitong pagkakataon, ako din ay nakaka-attend. Ako rin ay nakakasama. Sobrang pong pagpapasalamat ko sa Panginoon. Kaya po tayo, kapag po may pagkakataon na, ganito, huwag po nating isawalang bahala ito o kaya ipagpalit sa anumang pera. Pwede po natin itong masigit po sa 500 pesos a day. Masigit po ito. Hindi natin ito kayang bayaran. Yung pong ganun mga pagkakataon. Kaya po, lagi po natin iisipin na, lagi unahin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung, di ba sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all the things that we need shall be added unto us. Babalik po sa atin. Ibabalik ng Lord kung anong man yung sinakripisyo natin para sa Kanyang gawain. Kaya sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng mga nangyari na ganap at sa paggamit niya sa gipon ng Diyos, kaya gusto niyo ka, para ako si Kuya, kaya gusto niyo, J.I., kay Mami G, yung mga tinuro ni Mami G, grabe po. Ay, dahil po talagang, hindi po natin po yung kayang bayaran kasi yung po mga anak-anak natin, tuturuan po kung paano mamuhay sa pag-ibig o mamuhay bilang totoong kabataan. Tsaka yung pong tinuro ng lipo ng Diyos, napakaganda po ng lahat ng ito. Kaya po sa Diyos po ang kapurihan at pasasalamat sa lahat na nangyari at nagkabalang ganap sa lipan. Is the Lord, isunod ko po si Sister Yvonne. Yan, si Ate Yvonne po. Para magkwento naman po sa kanyang naranasan sa 3DC. God, yung talagang tumatak po sa akin yung last day po, yung kahapon ng yung nasa resorts po kami. Nag-start po ng 9 hanggang ano na po yata yun, past 12. Talagang ang ganda po talaga, sobrang ganda ng turo ni Pastor J.I. Kahit sino pong makatalo, talagang maano po nila yun, tsaka mararamdaman
nila yung presence ng Lord. Tsaka nakita ko po lahat ng mga kabataan, halos lahat po sila umiiyak. Dahil yung turo po ni Pastor J.I., yung talagang tama sa kanila, tamang-tama sa kanila. At walang ano, yung nakalimutan na lang po nila yung oras, pero talagang yung mga nagre-ready ng food, nag-aasikaso, gutom na sila. Pero yung mga nandoon, wala, nakatulala lang sila kay Pastor J.I., parang hindi rin nila namamalayan yung oras. Ayun, tapos yung pastoral na, talagang nakita ko sila, nakaluhod na, talagang umiyak. Feel na feel po talaga nila yung presence ni God sa buhay po ni Pastor Jaya. Kahit ako po, na-feel ko rin po talaga yung presence ni Lord sa lugar na yun. At naano ko nga po na wala pong pinagkaiba si Pastor J.I. sa papa niya kay Pastor Ricky Bicol. Kasi yung anointing, parang magka-level lang po sila eh. Talagang pag titingnan mo, parang si Pastor na siya, yung walang pinagkaiba. Kaya rest na rest ko sa buhay ni Jan, yung mga tinuro niya sa talagang based on his experience, yung tinuro niya. Kaya yung pamangkin ko si Jeff T, parang na, so sabi niya po sa akin na ano, tita po, talagang naiyak po ako dun sa ano, sa turo ni Pastor J.I. Talagang ano, na-touch daw po talaga siya. Sabi niya, mamahalin ko na si mama, mahal ko si mama. Sabi po niya, girl. Tapos first time ko lang po siyang nakita na tinulungan niya yung mama niya maglaba, mag-asikaso sa mga kapatid niya. Nakakapagtaka talaga. Talagang kakaiba talaga kahapon yung presence ni Lord. Bawat kabataan talaga, hindi po niya. Ayun po, salamat po sa Diyos. Sa kanya lang po lahat ng papuri. Praise Lord. Isa na lang po yung leaders. Buhay po ni Ate Elma. Ayan, magkukwento po siya na kanya naman pong karanasan sa 3 days camp na yun. Ang masasabi ko naman po sa 3 days camp, sobra pong wow. Talagang ibang level po yung ano, yung turo. Yung kay Pastor J.I., kay Ate Ging, kay Pastor Ricky. Iba po talagang level. Masasabi niyo po talagang ito ang kingdom. Amen po ba? Yung ano, yung tinuturo kasi yung parang reality, tapos ina-expose yung sa mga kabataan yung dapat mong pakinggan, yung dapat mong parang pag-Kristiyano ka, hindi ka dapat nakikiayon sa takbo ng mundo. Yun yung dapat na malaman ng mga kabataan sa ngayon. Kasi di ba yung mga ibang Kristiyanong kabataan or yung makamang mundo, yung hindi Kristiyano, minsan nga Kristiyano na, di ba? Iba pa yung pinapakinggan, iba pa yung pinapanood, iba yung hindi ayon sa kalooban ni Lord yung kanilang ginagawa. Yung 3 days camp, tinuro doon kung paano ba maging Kristiyanong kabataan. Tapos yung LCM na turo ni Mama Ging, LCM Love, Courtship, and Marriage. Dapat po talaga yung mga bataan lumaten. Kasi parang pag sa Christian's way, iba yung LCM, kumbaga sa makamundong pamamaraan. Tama po ba? Sabi ko nga grabe, kung sa ibang lugar, yung mga ganun turo, babayaran mo, mahal. Magsiseminar ka, sama ka sa camp nila, pero hindi ganun kalalim at tuturo. Hindi, parang more on mag-enjoy ka lang, ganun. Pero dito sa KOJF, nag-enjoy ang mga kabataan, pero mas lumalim. Nag-enjoy sila at na mas lumalim sila sa pagiging isang tunay na Kristiyano. Yun lang po. Ayan, praise God. At wala na po ako may isasabi sapagkat na sabi na nilang lahat ang mga naranasan nila. Amen po ba? Sa kabila ng pagod, hirap, sakripisyo ng mga youth, alam niyo po ba kung saan sila natutulog? Dito po sila natutulog sa sahig. Sobrang init, tapos gigising ng umaga, matutulog ng hating gabi.
talagang sakripisyo at puyat talaga ang nangyari. Pero hindi yun nawala ng kabuluhan sapagkat naranasan namin ang sinabi nga po nila hindi mababayaran na experience na iyon sa aming mga kabataan. I mean po ba, ako po kasi ang naging ang trabaho ko lang po sa 3 days camp na yun, tiga-awit po ako eh. Tiga-awit po kami. At sa mga nakita ko, talagang ang lakas ng kapangyarihan ng Panginoon. Sobra sa first day, second day, hanggang sa ikatlong araw, napakalakas ng presensya ng Panginoon. At ako po habang kumakanta, iyak na ako ng iyak. Yung luha ko, umiyak. Yung sipon ko, tumuturo. Hindi ko alam kung paano pa ako kakanta. Wala na rin akong boses. Hindi ko alam kung paano ako pa ako kakanta. Pero isa lang ang nararamdaman ko eh. Sabi ko, Lord, grabing lakas ng kapangyarihan mo. At talagang nandun yung pag-ibig mo sa Diyos. Talagang nag-iinit, nag-aalab na mararanasan mo yun sa iyong buhay. Amen po ba? Gusto mo ba nating maranasan yung mga ganong moment? Sino po ang gustong maranasan yun sa kanilang buhay? Sabi po ni Pastora Mercy kanina, ay, youth camp, kabataan lang yan eh. Pero sabi niya, hindi. Kasi kung tayo gusto natin pumunta ng matin, pumunta rin tayo sapagkat meron din tayong matututunan sa mga ganong gawain. Amen po ba?